Pinatira dyan sa bahay niyo si Sator Gergera. Opo, sir. Tapos ngayon, ang nangyari, bandang huli, nakarelasyon niyo po. Hindi po ganun, sir. Wala pong ganun, sir. Ano itong nangyari sa inyo at saka ni Abigail? Wala naman po, nang parang tinutulungan ko lang po si Abigail, sir. Mga netizen, kayo maghusga. Ano masasabi sa litrato ito, ha? Husga moment! Sige. Ayan. Tingnan mga netizen, ha? Yan. Yan. Mga netizen, ha? Oh. Yan ang mouth to mouth. Kaya lang naman sir ako tumawag dito, sir. Para lang, sir, na paano, makano lang ba ako, sir? Kasi gusto ko rin kasi na yung pamilya ko, sir. Hindi masira talaga, sir. So, ang gusto mo, sir, kasuhan? Oo, sir. Gusto ko sana matutunan. Kaya lang, sir, naawa naman kasi ako, sir. Paano ko, sir? Sir, kakasuhan mo, tapos hindi mo kakasuhan. Dahil naawa ka. Ano ba talaga, kuya? Gusto mo mag-usap na lang muna kayo ni Sator at saka ni Abigail? Tatlo kayo sa barangay? Dito. Ah, usap na lang muna kayo. Oh, sige. Okay lang po ba mag-usap kami, sir? Oh, usap na lang kayo sa barangay, ha? Kahapon po, ma'am, sabi po ni Sir Irwin, nagpa-blotter na daw po siya dito sa inyo. Bali, ang pinablotter niya po ay nahuling magkasama sa inuupahan o iisang bahay ng kanyang asawa. Galing na po kasi siya doon sa lugar. Ngayon, pagdating niya po dito at nagpa-blotter, pinakita niya sa akin yung cellphone na yun nga, may video po na nakita niya nga po doon yung lalaki sa inuupahan nila sa rooftop. Sir, nandiyan pa rin po ba yung video na kinuha ninyo kahapon? Andito pa po. Pwede po bang matignan po natin? Okay po. Nandito ka, Kas? Butan dito ka? Ano ako ng gamit gani? Hindi. Butan dito ka? Ano ako ng gamit gani? Yayayari din gamit kay Parikoy, yung tumboy. Muna gani na gano'n natin na. Wala na kang tipo. Hindi. May prueba na ako. Dito ka rin. Ngayon tapos na. Ha? O ngayon? O, ano nga yan? Ngayon pwede akong human police. Ayan. Hindi, eto na. Yung tinutuloyan nila ngayon. Yung landlady na rin po yung nagsabi na June 3, umupa sila dahil po yung Cesar Estrella po, yun po yung nagpo-push na para maano sila makapag-upa. Sinasabi po ng matanda. Yung matanda daw po nagsasabi, yung sabi ng may-ari, paupahin na silang paupahin, namimilit daw po. Kasi wala daw po sila matuloy ang dalawa. Tapos may pinakita sa aking record doon na kontrata nila ang lalaki ang nakasulat sa pangalan sa record. Ano naman po, ma'am, yung masasabi ninyo dito? Bakit naman po kayong sumama doon sa pinsan ni Sir Irwin? Tapos ngayon magkasama kayo sa iisang bahay. Hindi po kami nagsasama. Hindi po. Umuwi ako sa bahay nung alam mo yan. Araw-araw akong umuwi doon. Kahit sabihin mo nandun yung lalaki noon, araw-araw ako umuwi sa bahay. Wala ka na noon, pero nandun ako. Umuwi pa rin ako doon. Umuwi ka rin doon. Nagkikita rin tayo. Nagkikita ka, maliligo ka lang. Maliligo ka lang, alis ka na naman. Kahapon, kinuha niya yung gamit niya. Doon ka natulog. May nangyari pa nga sa atin. Anong inaano mo pa? Diyan mo malalaman, Nog. Ikaw mismo, mararamdaman mo yan kung may gumagamit sa akin. Andito pa yung chat na lalaki sa landlady. Ang tawag sa'yo, asawa. Ang alam ng mga tao ron, mag-asawa kayo dahil nangungupahan kayo, yun ang sabi ng mga tao doon at ang landlady. Kailan lang po kayo lumipat dito sa Barangay 177? Kasama ko na po yung mga kasama namin sa bahay, yung tumboy po tsaka yung ano ko, yung kaibigan ko po. Ang text ng lalaki sa landlady, basahin niyo po, ah. Good evening po, ma'am. Mag-usap kayo bukas ng asawa ko, baka hanggang 3 ng August, ma'am, dahil uuwi na sila doon sa bahay nila. At ako mag-stay in na po ako sa work ko. Ang gagamitin po yung deposit po at babayaran na lang po nila yung tubig at kuryente. At akala ko nung nakaraan, nagsabi na siya sa iyo, ma'am. Salamat po, pasensya na po. Mag-usap na lang kayo ng asawa ko bukas po. Para sa nakikita ko dito sa mag-asawa, kagaya ni Kuya, depende po sa kanyang desisyon kung makikipag-ayos siya kay ate dahil kahapon naman ay nasabi na nabanggit naman niya na gusto naman niyang mabuo ang kanilang pamilya noon nung unang pagharap nila kay Tulpo. Kasi alang-alang daw sa anak niya ay tatanggapin ka pa rin niya ate kahit ano po yung nagawa mo, basta aminin mo lang daw sa kanya at magbago ka. Yun po para po mabuo ang pamilya niyo.
Pero simula to, nakikisama na lang ako sa kanya makipag-usap tungkol sa bata noon. Nakikisama? Kailangan tabihan mo? Kailangan may mangyari rin sa atin? Nagpicture-picture ka pa! Sinabi ng anak mo! Nagpicture-picture ka pa! Sinendan mo pa nga ako ng picture natin, di ba? Habang tulog na tulog ako. Naglagay ka ng mga chikinini dito sa ano ko, tapos nagsabi ka, palabas-labas ako, tapos... Ano? Kung may relasyon kami, nanggaling ka doon, umalis ka alas 8, dumating yung lalaki pagkaalis mo. Ngayon, kung makikita yung mga ganito ko sa tingin mo, kung may relasyon kami, hindi kami mag-aano? Hindi kami mag-aaway? Hindi kami magkakagulo? Matanong ko lang din po, ano, doon po sa video na pinakita ni Sir Erwin, yung lalaki po, yung pinsan niya na si Sir Seto, ay nagtatago po sa rooftop. Kung wala po kayong tinatago, ma'am, bakit siya nasa rooftop at kailangan pang anando? Natulpong na nga po, eh pagka nakita po na pumunta po doon, di mas lalong ano na naman po yung ano nito. Hindi nga po ako nagkamali. Hindi po ba, ma'am, na mas okay na sana sinabi niyo na lang na nagsasama kayo at ipaliwanag kay sir na nakikituloy, tumutulong? Sama pumunta lang po kasi talaga siya. Galing po ito. Magdamag tayo, magkakasama nugnog dahil uminom tayo. Doon ka natulog hanggang umaga. Alam mo na hindi ko rin hawak ang cellphone ko. Paano ko nga malalaman? Natural pupunta siya doon. Eh siya nga yung nangupahan noon. Kaso nung inalisan niya, tsaka lang ako nag-stay na doon kasi sayang ang upa niya, lalo't na kapag deposit siya. Ang makakasagot niyan, sinabing umalis siya, ang makakasagot niyan, landlady. Ano po ang gusto niyong mangyari ngayon dito sa barangay bilang nandito naman po ang ating desk office? Hindi ako makikipagsundo, ma'am. Hindi ako makikipagsundo. Sasampo po. So, bali po, ang gusto niyo po ay iakyat po sa Lupon. Ito pong kaso ninyo. Yes po. Yes, ma'am. Tapos i-schedule po sila kung kailan po sila mag-hearing. 3 to 4 times, kung hindi sila nagkasundo, i-issuean po si sir ng CFA, Certification to File Action, sa korte na po sila mag-aharap. Ma'am, meron po ba kayong mensahe dito po kay Sir Erwin? Saya ka na. Sabi ko lang sa'yo nung una, space lang ang hinihingi ko. Pinahiya mo ako sa tingin mo. Ganon-ganon kadali, nugnog. Ganon-ganon kadali. Pinipilit mo, meron siya kami kahit wala. Alam mo yan sa sarili mo. Nung una pa lang, doon pa lang sa bahay, nung alam mong hindi. Alam mong hindi. Alam mo, liit ng bahay natin, nog. Natutulog din sa sala yung kapatid ko, tapos sasabihin mo, ginapanggapang ko. Ako talaga ang gagapang nog, samantalang walang kang pasok niyan. Lagi tayo sa kwarto. Sabi ko sa'yo, magbakasyon tayo, lumayo tayo. Ayusin natin. Sabi mo sa akin, magpakamatay ka na. Anong sinabi ko sa'yo, di ba? Inano pa nga kita. Pero araw-araw ka kasi, paulit-ulit ka ng paulit-ulit. Gusto mong marinig, sa gusto mong marinig na may lalaki ko nga siya, inulit-ulit mo sa akin, araw-araw. Paano di ako maririndi? Anong sagot ko sa'yo? Sige, tutuhanin ko na lahat ng bigkas ko, sabi ko sa'yo. Di ba? Sabi ko sa'yo, iyon ang inaano ko sa'yo kasi iyon ang gusto mong marinig. Ilang beses akong nagsaan sa'yo nog na mali ang inala mo. Ano po gusto niyo sabihin? Buo na rin loob ko kasi ayoko na rin ng ganito. Ulit at uulitin pa rin eh. Kung talagang yun na po yung desisyon ni sir na mag-file po ng formal complaint sa Lupon. Pag-decide na kayo na mag-file sa Lupon at eto na, ready na siya. Ipa-file na lang siya bukas at isi-schedule yung hearing ninyo. Ano po ang nararamdaman ninyo at ano ang gusto nyo sabihin kay Idol Rafi sa assistance na binigay niya sa inyo? Nagpapasalamat po kay Sir Rafi Tulpo. Nabigyan na po yung gusto kong mangyari. Bigyan ng action yung gusto kong isang pasasawa ko sa panulokong ginawa nila. Sa ginawa nila sa pamilya ko na sinira nila. Lalo sa anak ko. Thank you po talaga sa aksyon na ginawa niyo po. Maraming salamat, sir. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil
merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat.